Good day mga pap, sawa na ba kayo dito sa laging tumatagas na shock? Pakapalit ko lang niya ng oil seal, pero tumagas na naman. Sa kabila, wala naman siyang tagas, ito lang. Ito lagi siyang tumatagas, kahit bago yung oil seal niya. Okay, tingnan natin kung bakit siya laging tumatagas. Yan mga paps, tumatagas na naman yung ating front shock natin, no? Yan, tumatagas siya. Ayan, no? Yan, bakit ba siya tumatagas, no? Paano ba natin yan susolusyonan? Bago tayo magsimula, ang gawin natin is tatanggalin ko muna yung buong shock na to, yung sa may disc. Okay, so tanggalin muna natin yan para makita natin kung bakit siya tumatagas. Okay yan mga paps, natanggalan natin yung shock. So, ayan yung damage niya, no? Yan. Parang kinalawang na. Tapos, tinry ko yung lihahin dati. Okay. Ayan, no? Yung marka ng mga gasgas, yan yung niliha ko. Yung part na may kalawang, no? Parang kinainat. Okay, gagawin natin siguro dito. Hahabulin natin yung pagkalubog niya. Okay? Para hindi na siya tumagas ulit. Tumatagas siya hanggang dito, eh. Ngayon, may di niya dyan. Okay, hahabulin natin yung kung saan siya lubog. Ayan, hahabulin natin siya. Ayan mga paps. Ayan, may damage dito. Gagawin natin dito, hahabulin natin siya. Okay yan, wala na. Next mga paps is lilihahin naman natin siya using 320 grit. Okay yan. Okay next, mas mataas naman. Gagawin natin is yung 600 grit. 600 grit. Okay mga paps, yung naging procedure natin dyan, ito na yung naging results nya. Okay, yan. So yan, smooth na siya. Okay, yung ano nya smooth na. Yan, wala na yung parang may uka. Okay, na-feather out na natin siya. Okay, so yung naging procedure natin dyan is nilihan natin siya ng flap disc na 120. Okay, ayan, 120 grit. Then after nating matanggal 'yon, yung parang ano niya, lubog niya. Okay na 'yon. Sunod natin din is yung 320 grit. Okay, 'yan. After 320 is 600 grit naman. Okay, 'yan. So, 'yan 600 grit para mapantayin natin yung mga gasgas na ang gawa ng 320. Okay, so 600. Then, after ng 600 is 1,000 grit naman. Okay, yan. Lihahin ko muna to ng 1,000 grit. Okay. Makikita natin dyan, meron pa siyang blur yung ano niya, no? Yung surface niya, okay? So, yun yung mga gasgas na dulot ng pagsasand natin, no? Ang gagawin natin dito, yung pinaka-final na, is ibabap na natin siya. Okay. Pero ito, satisfy na ako dito kasi smooth naman na yung surface niya. Smooth naman yung surface niya. Okay. Halata lang yung marka nung hinabol natin, no? Yan. Gagawin natin, ibabap na natin siya ng bopping wheel. Okay, ito. Gagamit tayo ng ito, yung bopping soap. Okay, yan. So, tingnan natin yung pinaka-output or pinaka-final result niya after nating ma-ibop. Okay, ito. After nating ma-bopping siya, okay, ito na yung itsura niya. Okay, ayan. So, sa akin, okay na to. Goods na to.
as long as smooth na yung ano niya, yung surface niya. Okay, so kapag ka smooth na yung surface niyan, okay, hindi na yan maka, hindi na yan masisira or hindi na madadamage yung ano natin diyan. Yung oil seal natin, wala na tayong magiging problema diyan. Okay, basta kung saan lang yung part na tinatamaan ng oil seal, okay, yun lang yung i-smooth natin yun. I-blend natin yung texture niya, okay? So, yung surface niya, smooth naman para sa akin, ayan. Kung satisfied na kayo sa result, okay? Ako satisfied na ako sa ganyang result. Yan, so, pwede ko na siyang gamitin ulit, no? Pwede ko na siyang ilagay. So, yan, okay na yan. So, gawin natin is, balik na natin, no? Lagyan na natin siya ng oil, okay? Okay, tara. Okay guys, check muna natin pala yung kung ilan yung ano niya, yung diameter. Check natin. Kung ilan yung nabawas natin. So okay, yung original na ano niya, sukat is 26. Okay. So check natin yung original na. Okay, yan 26 yung original na diameter niya. Okay, yan. Check natin yung nilihan natin. 25.8. Okay. So, nabawasan siya ng mga 0.1 or 2 mm. Yan. So, hindi naman siya makaka-apekto dun sa oil seal natin. Kasi, sobrang liit lang nung nawala sa kanya. Okay, yan. Nakabili na tayo mga paps ng oil seal. Ayan. So, yung binili ko is original, no? Medyo pricey siya kasi matibay naman to, subok na to. Okay, ang presyo niya is 300. 300, isa lang yun, no? Isang side lang yun. Kasama na siyang oil seal, tsaka yung dust cap. Yan. Nagtanong din ako ng yung inner tube. Nagtanong na ako kung magkano yung isang ano niya, inner tube lang. Yung isang ganito, nagkakahalaga ng 1,040. Yan. Okay, so tara, kabit na natin yung oil seal. Okay, ito yung part number. So, kung bibili kayo ng oil seal, ayan, i-screenshot nyo na lang. Okay, tara. So, yung may sulat sa taas, yan yung nasa top. Then, itong wala, nasa ilalim. Ganyan. Okay, yan. Tingnan natin konti yung sa loob. Okay, yung pagkakasunod-sunod niya, ito muna yung damper. Yan. Sa damper, merong spring yan. Lalagay natin yung spring. Tapos, yun yung una nating ilalagay sa inner tube. Yan. Then, next naman yung ito, yung cushion na spring. Okay, yan. So, yung pinaka-dense na spring, yan yung sa baba. Tapos, sa taas yung ito, yung medyo maluwag na spring. Tapos, next naman yung spacer. Then, yung cup. Okay, mamaya na natin siya lalagyan ng langis. Tapos, ito, meron ditong parang spacer. Yan, dito yung sa ilalim. Okay, next is lalagay pala natin yung may lock dyan. Ito yung snap ring niya. Dito yan. Okay, next, ito naman yung dust cover natin, o dust cap. Ayan. Okay, huwag nyo kalimutan yung allen dito natin sa drain plug ng chuck. Okay, so yan, meron yung washer, copper washer. Okay, instead na pork oil, lalagay natin tuti. Ayan. Okay, so lalagay natin dito is 100 ml. Then, ipapump lang natin siya para malagyan pati yung sa baba. Okay mga paps, ito yung isa kong tip para mag-align yung telescopic nyo, no? So, dapat ito, pag pinasok nyo to, is, ayan, smooth lang siya. So, ibig sabihin, pantay siya, naka-level. Okay, yan, no? Ayan, pag iniikot ka siya, wala siyang resistance, smooth lang siya. Kahit wala siyang grasa or wala siyang langis,
dapat, ayan, malalaman nyo yung alignment niya kapag ka naka-align siya. Is smooth lang siyang papasok yung axle natin, no? Axle, yan. Okay, kasi kapag ka ito naman, mga paps, is hindi siya naka-align. Okay, pangit yung laro niyan ng play lang siya kasi hindi siya balance, no? Okay, yung isa mataas, yung isa mababa. Kaya nagkakaroon ng resistance dito. So, dapat ganyan, pantay siya. At smooth ilagay yung axle natin. Sa pag-a-adjust niyan, para maging pantay yan, okay? Okay, dito nyo lang i-adjust. Yan, dito, tsaka dun sa kabila. Yan. Adjust nyo lang yung level niya. Dun sa taas, hindi siya level, pero dito is level naman. So, ito yung susundin natin. Okay? Okay, huwag nyo kalimutang lagyan ng grasa yung axle natin. So, okay yun, mga paps. So, na-test ride na natin siya, no? Bali, ilang disco na din siyang tinetest drive. Yan. Wala naman siyang tagas, no? Okay. So, naayos natin yung oil leak sa front shock natin. Okay, yan. Dry naman siya, no? Ayan. Okay. So, basically, ganun lang mag-ayos ng nagli-leak na front shock. Lalo-lalo na kapag meron siyang gas-gas. O meron siyang tama na. O yung kinain na siya ng kalawang at... yun yung dudulot ng sira dun sa oil seal natin. Makaskas siya. Kaya madali siyang masira. Okay, so yun mga paps. Sana nakatulong tong video na to. Sa pag-ayos ng telescopic. Okay, so kung napapalad mo man to sa Facebook or YouTube, is please consider na mag-subscribe ka sa ating YouTube channel and then pa-click yung notification bell button dyan para lagi kayo ma-update sa mga latest video natin. So yun mga paps, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless. Ride safe.